Hebrews 12, verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Magandang araw sa ating muli. Ngayon ay narito tayo upang pag-usapan ang magandang mga salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako na tiyak na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kalooban, ng matahimik na pag-iisip. Tulad ng dati, itutuloy natin ang ating mga pag-uusap, ang ating talakayan patungkol sa nararanasan nating sakit, dusa na dala nitong pandemya na nararanasan sa buong mundo. The world is wrecked by the onset of the current pandemic of a fatal virus named COVID-19. And it changed the social norms affecting all strata of worldwide societies into a new norms we call new normal. It turns the uncertainties of time more than unpredictable. It even slowed down the mobility of events, the potency of life, while waning the grip of humanity to power. Sino sa panahong ngayon ang makatatayo sa gitna ng global crisis na ito at sasabihin kaya niyang ibalik ang dating kahapon sa kasalukuyan? Sino ang may kakayahan yakagin ang lahat upang tumalon sa bukas upang malampasan lamang ang paghihirap na dala ng ating ngayon? The Bible teaches us, as we have read in Hebrews 12:11, that all pains and grief brought by these trials will not be misspent. It will not dissipate for nothing. God is actively at work throughout the insufferable crisis that we are trying to cope with, reminding us to pause a bit and realize the biblical facts about life. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng nararanasan nating pandemic? Ano nga ba ang dapat nating isipin, gunitain, balikan upang ang ating mga buhay sa gitna ng nadaranasan ay mapanuto? Excuse me. So Romans 8 verse 28 ang sabi, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So isa-isahin natin at balikan ang mga katotohanan sa likod nitong ating dinaranas na pandemya. Number one is the truth about the painful life in a sinful world. Alam mo, it's a fact that we are bound to accept the reality that the world is encrusted with sins. Binabalot ang mundo ng saping-saping kasalanan matapos magkasala ang ating mga ninuno sa hardin ng Eden. At dahil sa kasalanan ito ay natali ang buong kasangkatauhan sa sakit at sa pagdurusa. Isinumpa ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilalang. Kaya't nabalot ang mundo ng pabalik-balik na pagdurusa, paulit-ulit na pagtaas at pagbaba ng sea level, pagkatunaw ng polar ice caps, pagsalubong o paglubog ng mga kalupaan at pagsibol ng mga bagong mga pulo. Ilang ulit na bang nabalot ang ating mundo sa iba't ibang trahedya? The first recorded pandemic, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, occurred in the 6th century with recorded deaths of 25 to 50 million people in Europe. The second recorded pandemic took place in the late Middle Ages when Europe experienced the deadliest disease outbreak in history when the Black Death, the infamous pandemic of bubonic plague, hit in 1347, killing a third of the European human population, said about 75 to 200 million people in Eurasia and North Africa died. And on the third pandemic occurred when the same bubonic plague resurfaced
for a third time in the mid-19th century, killing thousands of people. Then comes pandemic upon pandemic like flu, cholera, HIV. But humans aren't good in dealing with unpleasantries in life, hindi ba? So the entire human race innovated more complex inventions to meet an increasing demand for comfort. From the ancient high technology discoveries to the new modern devices, human lives turned to be relaxed, unproblematic, trouble-free, and comfortable. Comfort in taking medicines when we are sick, hindi ba? Comfort in taking our favorite meal when we are hungry. Ang dami-dami dyan, mga, ano bang tawag dito, yung mga home deliveries, di ba? What else? Comfort in taking our favorite meal when we are hungry. Turning the tap when we are thirsting. Pushing the buttons to fix the problem is how the modern humans operates their lives. Hindi nga ba't madalang na naglalabas sa kamay? Mayroon ng mga makina na paglabas ng mga paglabas ng labada ay tuyo na. Mayroong mga makina na paglabas naman ng mga pinagkainan ay hugas na. Mga pagkaing iinitin na lang sa mga bagong initan ay pwede ng pagsaluhan. And so, we've grown used to comfort and we expect it anywhere at any time. So humanity demands it and insists in innovating ways to make life more than congenial. And when God turned the world into a tight spot that disrupts everything, we struggle to cope with it well. We get frustrated, we get scared, afraid, we grow anxious and even panic. Modern people, even Christians, aren't that virtuous when it comes at agonizing challenges. And we forgot or forget that we are in the fallen world. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Alive under God's curse. Ang sabi nga sa Genesis 3:16, balikan natin. To the woman, he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be your husband, and he will rule over you. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, from dust you are, and to dust you will return. So makikita natin dito, isinumpa ng Diyos, hindi lang si Adan at si Eva, maging ang lupa at lahat ng nilalang. And the world is basically shattered because of this fall of man, yung kanilang pagkakasala. So the modern man or the modern technology has done an amazing job improving much of this brokenness, and that's very good. Wala namang masama doon. However, this enhancement can delude ourselves into thinking that life is meant to be comfortable, always comfortable. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran nito. Hindi ba? Pansinin natin. I-assess natin ang ating mga ibinuhay dito sa mundo. At my age, 56, turning 57, few weeks from now, ang dami kong natuklasan, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-realize sa pamumuhay ko dito sa lupa. This broken world is not heaven and never can be. No government, no leader, no technology can ever usher in the new heavens and the new earth. Only God can do that, but not in the perishable world, but in you.
inside your heart, where his kingdom can take place, and the king seated on the throne is Jesus Christ. With Jesus in our heart, it is viable to experience comfort, peace in a broken world like ours. Ano pa yung ibang katotohanan? Next is the truth about human delusion on control. Sa Ephesians 2 verse 2 ang sabi, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Humanity is deceived by the lies of the devil that envelop the world. Pinaniniwala nito ng kampo ng kadiliman, ng demonyo, ni Satanas, ang maraming tao na kanyang na kaya nilang makontrol ang lahat ng bagay. At nakalimutang tayong tao ay balot na balot ng maraming limitasyon. Nakalimutan ng maraming tao na siya ay akda lamang ng dakilang manlilikha. At ang pagkalimot ng katotohanan ng ito ay kasama ng maraming pagsuway. At sa pagsuway na ito ng tao, pinapasok niya mga bagay na hindi nasaklaw ng kanyang kapangyarihan. And when our control evade or get away from our grip, we begin to panic. We begin to get scared as we continue to expect a more comfortable lifestyle. Our minds are bounded with a spell of delusion that life is under our control. After all, the push button fix problem mentality seems to work much of the time. And so, when the things get out of control, like what is happening in the world now, our immediate response is to try and take control back in any way we can. We try and take control back in any way we can. Yan ang ginagawa ng marami ngayon, hindi ba? And many people think that if they can control their monthly expenses or essentials, then they'll have more control over their life. But again, it's only the appearance of control. Having months worth of food essentials doesn't change the fact that we are in a broken world. That our perceived control over things around us is just a delusion. Let us be reminded, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, that it is only God who can control everything. He who is actively involved in the running of the universe and the forces of nature, and those things are under his control. It is time that we should realize to let go and let God handle it all and admit that we can do nothing apart from God. Oh, sabihin na natin, maraming scientists ngayon, maraming mga nasa medical field, mga specialized doctors na humahanap ng vaccine para sa COVID-19 na ito. Pero kung wala ang tulong ng Panginoon, ang pagpapagal nila, walang kapupuntahan. Kaya nga mahalaga para sa atin na ipag-pray. Ipag-pray ang mga tao na involved sa paghahanap ng lunas para sila ay bigyan ng katalinuhan ng Diyos. Ang katalinuhan ito hindi nanggagaling sa atin kundi nanggagaling sa Panginoon. Nakauupo kayo ngayon dyan sa inyong mga kinauupuan, nakakakain kayo ng mga pagkaing nasa sa harapan ninyo, hindi dahil sa pagsisikhay nyo lamang, kung hindi dahil sa Panginoon. Because everything is under His control. Kaya nga walang dahilan para tayo matakot. Kung ang Diyos natin na in control of everything ay maaasahan, di ba? Matakot tayo kung ang Diyos natin hindi maaasahan at laging finifail ang kanyang mga anak. Pero kailanman hindi nakulang ang Diyos. Hindi niya tayo finail. What else
Ano pa yung katotohanan? The truth about God's redemptive purpose. Ano ba yung kanyang, ano ba yung dahilan ng kamatayan niya sa krus? Ano ba ang dahilan ng kanyang pagkabuhay na magmuli? So the onset of the current global tragedy forces us to look for meaning and hope beyond this world. While this pandemic is part of the cursed world we're living in, it can and is being used by God to achieve His redemptive purposes. This calamity, which is a part of the broken glories of this world, will soon be conquered by the undying glories of the resurrected Christ. Kaya walang dahilan para tayong mawala ng pag-asa. Walang dahilan para pumasok sa ating mga isip na nagkakaubusan na at mauubos ang lahi ni Adan dito sa mundo. Walang dahilan para tayo ay mawala sa katinuan at kung ano-ano ang pag-iisipin. God is trying to win you. Our faith, our hope. Lahat ginagawa niya para buhayin ang ating mga pag-asa, ang ating kapayapaan. Gumagamit siya ng maraming pamamaraan tulad ng live stream na ito, tulad ng iba pang mga live stream na nila pinalalaganap ng maraming simbahan. Pero sabi nga, kung ang Panginoon ay kumikilos para dagdagan ang ating pag-asa, ang ating kapayapaan, ang kaaway, ang kampo ng kadiliman ay gumagawa din ng napakaraming pamamaraan upang pabagsakin ang ating mga pag-asa at patuloy tayong takutin ng takutin. Hindi ba? This calamity, this pandemic can reorient our desires so that instead of craving comfort offered by the world, we seek first God's kingdom and His righteousness. Kung nung araw, nung hindi pa tayo nakakaranas ng hirap, isinasangtabi natin ang Diyos, this time, magbago na. This time, unahin ang Diyos. Kaya nga yung mga itinuturo ng ating mga magulang, kami kasi, si Papa at si Mama, no, kami bata, ang sinasabi sa amin, bago kami kumain, manalangin muna. At napagandang katuruan yan na nakalakihan namin na kailangan naman talaga ipinagpe-pray, pero hindi lang naman doon. Hindi lang sa pagkain o bago kumain tayo na nanalangin. Isang pagpapakita ang ganitong gesture na mananalangin bago kumain, pagpapakita na inuuna natin ng Diyos bago natin busugin ang ating mga sarili. So Matthew 6 verse 33, ang sabi, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. So unahin siya. Bago ang kagustuhan, bago ang ating mga pinapangarap, unahin natin ang Panginoon. Dahil kung ano man ang pinapangarap natin, ibibigay niya basta't makabubuti sa atin. This pandemic amplifies our awareness to death, that we become agonizingly aware of our humanity, and it is a challenging notion, di ba? Alam natin mamamatay tayo, naging aware tayo lalo na mamamatay tayo at lahat tayo ay papunta doon nung dumating itong pandemic, dahil nakita naman natin kung ilan ang mga namatay, ang dami na. Worldwide, kung nagbabasa kayo, it's nearly 100,000 people dying every day. Bukod pa sa mga infected. So dito pa lang, di ba? Aware tayo, parang nagising ang marami sa katotohanan na ay mamamatay pala talaga tayo. Pero pag iniisip natin para namang nakakalungkot namang mamatay, parang naglalaban, ano? But if we will combine this death awareness with the gospel of the risen Christ who has overcome death, we can become more fascinated
by the resurrected life to come. Hindi dito ang buhay natin. Hindi ko naman sinabing mamatay na tayo ngayon, no? Pero huwag tayo masyadong maging attached sa mundo. Kasi itong mundong masyado nating niyayakap ay patuloy lang tayong sasaktan ng sasaktan. Bakit? Kasi lahat ng nasa mundo nawawala. Lahat ng nasa mundo nangiiwan, hindi ba? Mahal mo ang asawa mo? Pag namatayan, naiwan ka. O marami nga, nasabi ko na, hindi pa nga batay, naiwan na. Di ba? Ang mga anak, mahal na mahal. Pero dadating ang panahon, iiwanan din tayo. Kasi magsisipag-asawa. Mahal na mahal mo yung mga muebles mo, yung mga vases mo sa babahay nyo. E pag nabasag yan, pag nanakaw yan, yung mga alahas natin, iiwanan tayong lahat niyan. At kapag iniwan yun ang masakit sa buhay ng tao, yung maiwan, di ba? Yung maiwan, mas okay pa nga kung ikaw ang iwan eh, kasi handa ka eh. Pero kung ikaw yung iniwan, ang sakit. Eh lahat naman tayo eh, nakaranas ng maiwan, hindi ba? Walang taong hindi nakaranas nito. At walang tao ang hindi nakaranas na masaktan gawa ng kapwa. So kung patuloy nating yayakapin ang mga bagay-bagay, ang mga tao at masyado natin silang mamahalin at uunahin kaysa sa Diyos, walang humpay, walang tigil tayong masasaktan paulit-ulit, paulit-ulit. Pero kung ang Diyos ang uunahin natin, saktan man tayo niya mga yan, meron tayong mga reserbang lakas, meron tayong mga reserbang kapangyarihan upang magpatawad. Meron tayong reserbang saya upang tayo ay mabuhay ng mapayapa na hindi nag-emote parate, hindi parating nagluluksa, hindi parating umiiyak, di ba? Sa Philippians 1 verse 23 ang sabi, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. At sa 2 Corinthians 5 verses 6 to 8, ang sinasabi, therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Nakita ninyo yung sinasabi ni Paul, no? Excited siya. Hindi ko naman sinabing pangarapin na nating mamatay na ngayon. Sabi nga eh, to live is Christ, to die is gain. So ang punto lang dito, enjoy natin yung buhay natin habang buhay. Pero kung talagang mamamatay, huwag nang pigilan. Kasi kung sinusundo ka na eh. Diba? Hindi mo maiwan-iwan yung mga masyado mong niyakap dito sa lupa. Uulitin ko, hindi natin pinag-uusapan dito na mamatay na tayong lahat. Ang pinag-uusapan lahat lang natin dito, ano man ang abuti natin, ano man ang kasapitan natin, mabuhay tayo, biyaya. At kung tayo ay kukuhanin na ng Panginoon, isa pa rin pagpapala. Wala tayong nawala, walang nawala sa atin. So when that happens, our demand for worldly comfort is loosened. Kung ang excitement natin ay sa kabilang buhay, walang dahilan para masyado tayong yumakap sa kung anong mayroon tayo dito sa mundo. We then realize the true life, meaning and hope isn't found in a successful career or well-decorated house, but at the foot of the cross. Yun. Kaya nga kung ganito ang magiging mindset natin, kahit sabihin pang lahat ng kamag-anak natin o kamag-anak ninyo ay umasenso na at ikaw ay patuloy pa rin nagtutumaho, walang dahilan para maingit. Walang dahilan para sumamang loob, para magtampo sa Diyos. Wala. Kasi ang mindset natin, yung buhay sa kabilang buhay, hindi rito. And it's a hope that will keep us moving whatever this pandemic brings.
Next, the truth about caring. Ito parati nating napag-uusapan do sa huli nga nating live stream, pinag-usapan na yung caring is sharing. Pero excuse me. Maraming lagpak dito eh, yung pagki-care. Sa Galatians 6 verse 10 ang sabi, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. O baguhin natin sa konteksto ng pamilya, tumulong sa maraming tao, lalo't higit sa pamilya, lalo't higit sa kapamilya. Looking out for the needs of others is a result of reorienting our life from focusing to make our own life comfortable to first seek God's kingdom. In doing so, we will be able to get away from fears and concerns and look around to the needs of others. Majority has the immediate response of fear and anxiety to uncertainty of this pandemic, di ba? Many are tempted to turn inward and safeguard their family against outside uncertainties. Walang masama naman doon. But if we're going to read the Bible and turn our thought to the risen King Jesus Christ, who has our life and our future in the caring palms of His hand, something will surely happen. That our heart's desire, your heart's desire, will not just focus to your own needs, but to the needs of others. Nararamdaman ba ninyo yun? Kung wala tayong imaikakaya na tulong na material na bagay, napakaraming pwedeng maitulong sa pamamaraan ng pananalangin, sa paraan ng pakikinig, kung yung ating mahal sa buhay o kapwa ay nangangailangan ng kausap, nangangailangan ng comfort, bumabagsak at ang emosyon at kailangan niya ng support system. Yan yung mga pagtulong. Ang mahirap kasi sa marami, pag sinabing tulong, kaagad pera. Kaya yung iba takot na takot tumulong. Pero hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Pwede nating itulong ang ating buhay sa buhay ng iba. Yun nga lang simpleng pagdalaw sa may sakit, wag ngayon kasi may pandemic. Pero sa mga susunod na mga araw, panahon, at kakayanin, and you have the capacity, the strength, para dumalaw sa may karamdaman, yan isang malaking bagay, it's a ministry. Yun lang, basahan mo ng mga Bible verses, ang mga mahal mo sa buhay, let's say ang nanay mo, ang tatay mo, ang tiyuhin mo, ang tiyahin mo, tayo magkakapatid, isang pamamaraan niya ng pagki-care. At itong ginagawa ko ngayon, mga kaibigan, lalo na sa aking mga kamag-anak, is my way to show my care. This is not just a ministry to glorify God. Of course, number one yun. Pero, ito ay para, kasi masyado akong ano, masyadong, ang puso ko ay masyadong nababalot ng pagmamahal sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaibigan. Sa aking mga kaibigan dito sa Facebook page na ito. Kaya ito ginagawa ko, mga kaibigan, mga kapatid. At pinapasalamatan ko ang Panginoon sa mga inspiration, sa mga revelation, sa patuloy niyang binabahagi sa akin para maibahagi ko rin sa inyo. Tulad ngayon na dumadating kadalasan in the middle of the night, gusto ko lang may share na magigising ako ng mga bandang 12:30 in the morning, o di kaya naman mga unholy hour, mga launa, ganyan. So pag ganun ang aking nararanasan, tatayo ako, upo ako, magsisimula na akong mag-devotion, magsisimula na akong mag-contemplate, mag-meditate sa salita ng Panginoon. At doon pumapasok yung mga mensahe
na ngayon ay isineshare ko sa inyong lahat. So, sa Philippians 2 verse 4, ang sabi, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. And as a result, we are able to spread the virus kindness that is a way to somehow flatten the curve of fear to many. Ang daming natatakot. Ang dami-dami kong nababasa na kung ano-anong mga kwento na may bahid ng pagkatakot. May bahid ng kawalang pag-asa. May bahid ng kahit panghihina ng loob. At tayo ay mayroong responsibilidad sa mga taong nakararanas na ito. To care for them and share our life to them. Next, ano pa yung katotohanan? The truth about the amplifiers of fear. Yan. Tulad na sinasabi ko, the secular media amplifies anxiety and fear. News media uses fear and despondency to keep viewers tuned in and coming back and to sell advertising. Hindi ba? Nagkakagulo na ang planeta, nagkakagulo na ang maraming bansa. Heto at nag-aaway-away pa ang marami dahil lamang sa isang istasyon. Sa isang istasyon ng telebisyon o ng radyo. Nakikisangkot, nakikipaglaban, hindi ko pinupuwing o pinupuna kung ano man ang ating saloobin, kung anong pinaglalaban. Pero pakatandaan natin ito, mga kaibigan, mga kapatid, pumili tayo ng laban ng kakasangkutan natin. Hindi lahat ng laban sinasangkot natin ang ating mga sarili. Dahil kung gagawin natin ito, hindi talaga tayo mapapahinga. Hindi talaga tayo mapapayapa. Hindi tayo magiging masaya. Di ba? Ang masaklap nga, kung ano pa yung mga hindi magagandang balita, yun ang kinakagat ng marami. Kaya't yun naman ang pinangangalat at pinakakain sa mga pag-iisip ng buong madla. And COVID-19 is the media's dream as far as bad news stories go. There's every opportunity and every reason to tell negative stories about the impact of COVID-19. At kung mapapansin ninyo, habang binababad natin ang ating mga ulirat, ang ating mga diwa sa mga balita tungkol sa dulot na trahedya ng COVID-19, tumataas ng tumataas ang takot natin sa ating mga puso, sa ating mga isip. Tama ba? At marami sa mga Christians sa dahil sa tila nalaso na ang mga isip ng pagkatakot ay unti-unti nang nawawala ang focus sa risen Lord na si Jesus Christ at nakatanaw na lamang sa mga problema, mga di matanggap na pagbabago ng paligid at inilugmok ang mga sarili sa kawalang pag-asa. At kung gusto nating magluto o mag-bake ng worry and anxiety, yan ang recipe. So, to avoid your fear to get worst, practice selectiveness in what you will listen and you will believe. Hindi lang sa mga naririnig, pati sa mga nakikita. Pati sa mga pinag-uusapan na kung saan tayo nakikisangkot. And meditate on the words of God. Have quiet time with Him and boost your prayer life with quality of your time. Lastly, the truth about human responses to challenges. Responsiveness into suffering against evading from suffering at almost all costs. There's a key difference between the typical secular response to suffering and uncertainty and the biblical response. In the modern secular worldview,
suffering, especially life-threatening suffering, is to be avoided at all costs. It serves no purpose. On the contrary, such suffering takes away from our life's purpose, which is to be happy and comfortable, and so on. And so, in this view of avoiding suffering, even if it means hoarding toilet paper at other people's expense, is a rational response. But in the Bible's view, a Christian suffering serves a higher purpose. Suffering is painful, and the Bible doesn't deny that. It's a fact, but it's a key way if we want to achieve God's purpose in our life, namely to make us more like Jesus Christ. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis sa Day by Day, Jesusness. To live like Jesus, to think like Jesus, to feel like Jesus. Sa James 1 verses 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So that goal gives meaning and purpose to our suffering, hindi ba po? And so Christians can lean into suffering and we don't have to fear it. We don't have to avoid it. Instead, we can use it for the opportunity that it is to glorify God and serve others. Mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, huwag mawalan o panghinaan ng loob sa gitna ng dinaranas na sabihin nating dilubyo, na kung saan ay marami ang nawawalan ng trabaho, na kung saan ay marami ang hindi makauwi, lalo na sa Pilipinas, dahil sa naka-lockdown pa rin. Marami hindi na nabuhay ng sa para sa kanila ay normal. Pero pakatandaan natin ito. Napakadaming mga bagay ang ating makikita at matututunan sa ating mga pinagdaraanan. Magagandang bagay, hindi mga pangit. Ang kailangan lang natin ay tanggapin ang katotohanan, tanggapin ang nangyayari, at paniwalaan ang Diyos ay in control. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwala kayo. Maniwala kayo sa akin at sa marami nagsasabi na ito na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan na hindi tayo pababayaan. At bago tayo magtapos, gusto ko lang pong humingi sa inyo ng prayer para sa aking pinsan na si Rolly, na ngayon po ay maaaring nasa banig pa rin ng karamdaman. Siya po ay araw-araw na nasa aking prayer list. Humihingi po ako sa inyo ng ayuda to also pray for his recovery, maging sa kanya pong ina na aking tiyahin na si Auntie Concordia. Pakipray po natin sila. At gayon din, ipagpray po natin ang bawat isa na malampasan natin itong mga pinagdaraanan ito ng may katagumpay, na talaga namang yun ang ating inaasahan, ang matagumpay na pagtatapos nitong pandemic na ito, lalo tayo na mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, Father God, dito po sa opportunity na ibinibigay mo sa amin upang mapag-aralan ng iyong salita. Inihiling ko po sa inyo, Panginoon, na patuloy mo pong ingatan, proteksyonan ang lahat. Ang lahat po. Nakaanib na kasama po rito sa
Bible study na ito, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, Father God, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaanak na nasa iba't ibang lugar ng mundo. Kayo po ang kumatagpo ng kanilang pangangailangan. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon kong Diyos, ang kapayapaan. Continue to empower them, O God, and fill them with your Holy Spirit, and let them experience your glory, your power, O God, in their lives. Panginoon, ito po ang aming dalangin. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' mighty name, amen. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Iniiwan ko ang isang bendisyon sa pangalan ni Jesus. Ang pag-iingat niya ay mapa sa inyo. Ang kapangyarihan niya ay makasama ninyo. At ang pagmamahal niya ay patuloy niyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa ating lahat.